Good morning mga buddy, welcome back sa isa na namang interesting na vlog. So today is April 27 at mag-aalas 6 pala ng umaga. So ang gagawin natin, nabalitaan kasi natin na mamimigay na ang gobyerno ng tulong dito sa aming barangay. So ito nga yung social amelioration program. At yung aking asawa bilang isang volunteer ay nauna na doon kanina pa. So susunod na lang tayo, makikiusyoso lang naman tayo. Titingnan natin kung susundin nila yung social distancing, kung paano yung pamamahagi nila ng tulong, at mabibigyan ba lahat dun sa mga nag-signify or dun sa mga nag-fill up ng application form. Mag-o-observe lang tayo kung ano ang magaganap. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, pakipindot ng subscribe button, pati na rin ang bell notification upang sa ganun updated ka sa mga videos natin gagawin. So, paano mga buddy? Tara na, punta na tayo. Baka mamaya maubusan tayo ng ipamimigay na tulong ng gobyerno. Teka mga buddy. Nakasubscribe mo na ba? Kung hindi ka pa nakasubscribe, aba, pindutin mo na yung subscribe button. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Okay, good morning once again mga buddy. Nandito na nga tayo sa covered court ng Barangay San Juan at kasalukuyan nang namimigay ang mga kawanin ng gobyerno ng ayuda. Ito nga yung social amelioration program. So titingnan natin kung nasusunod ba yung sistema ng social distancing. Pero so far, maganda yung pagkakaagwat ng mga upuan at makikita na ang mga tao ay parang magkakagalit. Hindi sila nagkukwentuhan, hindi sila nagchichismisan. Magkakalayo sila at may tatlong lamesa nga na nakapwesto sa harapan na kung saan nga nakaupo ang ating mga kawanin ng gobyerno at iniisa-isa nila ang mga pamimigay. So chinecheck nila yung mga papel na dala ng mga kababayan natin. Sa bandang likuran naman ay nakapwesto ang ating mga magigiting na miyembro ng Philippine National Police ng mabini. Shout out sa inyo mga sir, lalong-lalo na kay Hepe na pinaunlakan tayo na makapag-vlog dati sa kanilang sinasagawang checkpoint dito sa ating barangay. So binabantayan nila kung may mga lumalabag ba sa social distancing, sinisita nila at bilang siguridad na rin ng ating mga mamamayan na kumukuha ng pera. At pagkatapos nga na makakuha ay pupunta dito sa likod ang bawat isa para picturean naman upang sa ganun ay maipakita na talagang natanggap nila yung 6,500 na tulong ng gobyerno. May tatlong linya na mga upuan ang inihanda para sa pag-accommodate nga nitong ating mga kababayan. Good job mga opisyalis ng barangay sa ganitong sistema. Panoorin pa rin natin ang ilan mga piling eksena sa pamimigay ng ayuda sa pamamagitan nga ng social amelioration program sa panahon ng COVID-19.
So nasa 293 ang makakatanggap ng SAC. At ito nga ang ginawa nilang sistema nung barangay ay 50 muna yung kinatawag dito. Then after ng 50 yung next batch naman. Kaya talagang tinutukan nila yung social distancing. At syempre pina-prioritize nila yung mga senior citizen upang sa gano'n naman ay hindi na matagal sa paghihintay dito. Itong si tatay ay hindi nabigyan dahil na-find out na yung kanyang asawa ay nag-abroad at member ng OWA. Ngayon sa OWA meron din naman silang ibinibigay. So hindi ibig sabihin na nandito na lahat or nakapila na kayo dito at dala nyo na nga itong mga kailangan ipresenta ninyo ay makakatanggap na, lalo na kung ma-find out ng kawanin ng DSWD na may hindi tama o kaya may ibang miyembro kayo na miyembro ng OWA. So yun, hindi nagkakaproblema kasi yung ganito tatay, hindi siya nakakuha ng 65. So dalawa na yung ating kababayan na hindi nakatanggap dahil na ang kanilang mga asawa ay nasa abroad. Salamat po. So yan ang pangulo ng aming barangay at pagsalita nga siya na kung ang mga pera na natanggap galing din sa gobyerno ay wawaldasin sa bisyo, ay babawihin nila ito at baka magkaroon pa ng kaukulang kaparusahan ang mga gumagawa nito. So far mga buddy, napakaganda na sistema na sinagawa ng barangay na ito. Social distancing, check. Talagang pinapriority nila ang mga senior citizen. So ito, patuloy pa rin na nagpapaalala ang mga opisyales ng barangay sa social distancing. Ito na nga siguro yung second wave or yung second batch ng mga kukuha. Nagdatingan na rin dito. Tinatawag ng konsehal yung mga bagong dating upang ibigay yung papakita sa kawani ng DSWD.